Horus, hindi Horus. Ayan, Horus, may bago hong ipatutupad na batas ang BIR. Horus ang tawag. Wag hunin yung pagkamalang itong chorus. Ang chorus o yung sabayang salita o sabayang kantahan. Horus means, ayan, kailangan nating malaman maigi ang ibig sabihin ng Horus at ano po ang magiging benefits nating mga taxpayer sa Horus. At ano naman ang mga liabilities na mai-incur ng isang taxpayer pagdating sa Horus. Ang Horus po ay ang tinatawag ng mga BIR officials na online registration and update systems. Okay. Ipatutupad ho, hindi pa ho ito available kasi dito once available. Hindi pa available. Kinaklaro ko lang. Magiging available in the future. So, kung magiging available sa in the future, ito pong pinagagawa sa inyo ay magiging problema nyo in the future o magiging opportunity in the future. Ganun naman talaga, may positive at may negative, may advantages at disadvantages. Ito po yung mga taong pwedeng mag-apply, all taxpayers. So, dalawang klase ng taxpayer who intend to transact online with the BIR at yung who are currently transacting manually. So, right now, it is an option. Ibig sabihin ng option, ikaw na nakikinig sa akin, kung gusto mo, edi gawin mo. Kung ayaw mo, pwede din. Hindi ka pinipilit. Pero ito ho mangyayari in the future. Ire-require ho yan na lahat ho tayo ay mag-o-orus sa bayang kantahan, sa bayang online. Yun ang mangyayari. Chorus sa bayang online. Ang sinasabi ko lang ho sa mga taga-BIR, pagandahin naman ho ninyo yung inyong connectivity. Napakahirap mag-connect sa BIR. At pag hindi ka nakapag-connect, eh, ang penalty, wala naman sa BIR eh, kung hindi sa taxpayer. Nire-remind ko rin kayo mga taxpayer kong minamahal, wag ho ninyong kalimutang i-click yung like button para ho mabit natin ang algorithm ng Facebook at ng YouTube. Pakiclick nyo, marami pong salamat sa pagkiklik ha. Now, sabi po dito mga ka-taxpayer kong mahal, may requirements. Ayan. Ang requirements po mga ka-taxpayer kong minamahal, ikaw taxpayer, ikaw yon, hindi yung authorized representative mo, ay kailangan magbigay ng official email. So, ano gagamitin sa email mo? Paano gagamitin ng BIR? Maliwanag ho rito, serving orders, letter, and other processes communication to taxpayer. Ang ibig lang hong sabihin niyan mga ka-taxpayer kong minamahal, eh, hindi na ho magpapadala through registered mail ang BIR. Padadala na lang ho nila sa inyo yung kanilang mga notices, mga communications, mga letters through email, official email. Maliwanag yan eh. Official email ho yung ibibigay nyo. May dalawang klase ng email, yung official email at yung personal email. So, it will be presumed legally kapag yung pinadala nyo sa kanilang email ay laging official, hindi ho personal. Now, mga taxpayer kong mahal, so, kailan nyo isasubmit at sa kanino nyo isasubmit? Pwede nyo na hong isubmit ngayon yung inyong email sa pamamagitan ho nung sinatawag na email list. Meron ho silang email list na nasa Annex B. So, halimbawa, ang RDO ninyo is RDO 40, RDO 39. Merong email list para sa RDO 30, may email list sa RDO 39. Yan po, doon nyo ipadadala. For example, ako ay nasa RDO 49. O di sa, yung application form ko para sa Horus, ipadadala ko sa RDO 49. Hindi ho pwedeng ipadala sa RDO 50 or 51. 49. Okay, yun ang maliwanag. Now, ano ang benefits? Ang sinasabing benefits dito mga ka-taxpayer kong mahal, yung mga notices ng BIR, siguradong matatanggap mo. At kung hindi ka nagbabasa ng email mo, delikado yon. Kasi lahat ng notices ng BIR may time bomb. Pag sinabi nating time bomb, may due date para
mag-answer. Pag hindi ka nag-answer, sasabihin niyan, estoppel ka. Pag sinabing estoppel, ibig sabihin nun, tinatanggap mo lahat ng statements, words, phrases, paragraphs ng letter ng BIR. Delikado yun. Hindi ko yan nire-recommenda sa inyo, mga ka-taxpayer, kung minamahal. Kaya dinidiscuss ko sa inyo. So, pag-aralan natin, mga ka-taxpayer, kung mahal, ano ba yung content? Bago ko masabi yung content, pakita ko muna sa inyo yung mga example ng mga email na sinasabi ng BIR. O yan, kung ikaw ay taga-RDO number 1, eh ito, dito mo siya i-email. Yun lang ang ibig sabihin nun. O kaya nasa RDO 9 ka, eh dito mo siya i-email. Maliwanag yan. So, kung saan ka assign na RDO, doon mo i-email yung Orus application. Ito na ngayon yung Orus application. Ayan. Madadownload nyo itong Orus application na to sa BIR website. Ngayon, nilagyan ko rito ng kulay, nilagyan ko ng highlight ko ng kulay pula yung mga delikadong terminology. So, ito po ay isa sa mga terminology ng nakakatakot. Kasi it creates obligation. Sabi dyan, ito yung sinasabi mo eh. Ito yung email ko official. At lahat ng mga correspondences ng BIR, dito nyo padadala. At pag napadala nyo rito, na i-email nyo, considered received ko yan. Pag na-receive ko yan, ibig sabihin, yung time to reply, kailangan kong magawa immediately, the following day. Kung nasa ibang bansa ka, hindi makapag-reply, or bihira ka magbukas ng email, hindi ka makapag-reply. Talo ka doon. Okay? So ngayon, ang ganda ng ginawa ng BIR kasi maraming incompetent na mga BIR official, magsaserve lang ng letter of authority, magsaserve lang ng formal letter of demand kung saan-saan sineserve. So na talo lagi ang BIR sa ganun. Talo ang gobyerno. Okay? So naisip ng matatalino sa BIR, itong mga tarantadong hinar natin mga empleyado ay mga incompetent. Sabi niya ganun. No? Di, ano gagawin natin? O gawin natin, yung mga taxpayer, i-mandate natin na magbigay sa atin ng email. At yung email na yon, doon natin ipadadala. So, itong mga competent na mga biro ay hindi na natin uutusan. Kasi, lagi tayong talo. O ano mangyayari? Panalo na ngayon ng government pag laging email ang ipinadadala sa inyo. Pero talo ka. Why? Ang BIR pwedeng magpadala ng email sa iyo. Pero pag sumagot ka doon sa letter, personal mo dadalin. Which is, yun po mga ka-taxpayer kong minamahal, ang loophole nito. Kaya kung nakikinig sa akin, yung mga top management ng BIR at ng Department of Finance at ng opisina ng presidente, pwede ho ba mag-alat ho kayo ng email na pwede rin ho kaming magpadala, number one, ng aming response doon sa notice nyo. Number two, yung mga attachment o mga pieces of evidence na kailangan naming i-attach doon sa response namin sa mga email notices ninyo, laklakihan ho ninyo yung storage ho ninyo. Kasi pag yan, maraming taxpayer ang nag-i-email, mapupuno ho yan. So, hindi ho ma-accept yung aming response. Yan ho yung kadalasang nagiging problema dito ho sa pakikipag-exchange ng communication sa BIR. Ang taxpayer, marireceive namin through email at magkakaroon kami ng obligation na makikreate kasi pag nakatanggap ka ng email notices sa BIR, it creates obligation. And obligation, may penalty. Surcharge, interest, penalty. And of course, meron kang criminal liability. Pero pagdating sa mga taxpayer, wala. Laging panalo BIR. Kailangan pumunta ka dun. Minsan sa probinsya, naranasan natin, 3 oras ka magbiyahe papunta dun sa regional office because dun mo isasubmit yung letter. Grabe! So, laking expenses nun. At saka, sayang ang oras, sayang ang effort. Pwede namang email lang. O kung nakikinig again, ha, yung Department of Finance at yung ating BIR Commissioner, pwede naman tayo mag-dialogue. Okay? Lakihan ho, kahit na wala ng dialogue, gawin nyo na lang ho, na pwede rin ho kaming mag-answer. Meron kayong official email sa bawat RDO, sa bawat regional director, lalo-lalo na sa opisina ng commissioner,
Hindi na kami pupunta. I-email na lang ho namin sa inyo yung response namin o yung request namin, katulad ng ginagawa nyo sa amin. Plus, pwede rin ho kaming mag-attach ng mga pieces of evidence to support yung statement namin doon sa aming email response. Yun ho yung sinasabi namin dito. Isa pa ho sa mga delikado rito, eh ito po. Ayan. Pag pumirma ka dito, lahat sinasabi dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh, under the penalty of perjury. Makulong ka pag mali ho yung sinuplay mo yung information. Or kulang yung sinuplay yung information. Ikukulong ka ng BIR. Pero, yung mga BIR official, walang ganun. Diba? Pwede ba iparehas nyo na? Kung kami ay pwedeng ikulong, kami mga taxpayer, dahil incomplete yung information or wrong information, sana yung mga BIR officials, eh pwede rin ikulong kung incomplete yung information at saka wrong yung information na binibigay sa taxpayer. Let us make this relationship parang marriage eh. Patas. Patas lang sa mata ng batas. Wag laging ang taxpayer ang may problem. Okay? So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, please, paki-like, paki-hit lang, paki-click ang like button to beat our algorithm. At kung meron ho kayong gusto sa akin, makikita nyo naman yung advertisement ko dyan, paulit-ulit. Andiyan din ho yung aking mobile phones. Pwede nyo ho akong i-text sa mga concern nyo. So, ang susunod ho natin i-discuss o gusto nyong panoorin yung after protest. Ano ang mangyayari sa protest ko? Okay, mag-iintay ba ako forever? O pwede kong i-demanda ang mga BIR o biro ang tawag ko sa mga BIR officials eh, biro. Itong mga biro na ito kung hindi sila sasagot sa aking response. So, with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.